Hello students, I'm your teacher Jahzeel, your teacher in science. So for today's video lesson, I hope na buksan ninyo yung aking previous lesson because it's a connection of this video lesson. So for today's video lesson, I'll teach you or explain to you that is the effects of a typhoon on the community. So in my previous lesson, as you can see, it is the observing what will happen before, after, and during of the typhoon. So for today's video lesson, we're going to discuss about the effects naman of the typhoon. Particularly kasi sa community, mas ma-observe natin siya. And sa bahay, pare-pares lang tayo na nag. So let's go on my video lesson. So at the end of the lesson, the learner must meet the following objective. First, enumerate and describe the primary effects of the typhoon on the community. And the second is to enumerate and describe the secondary effects of typhoon on the community. And so again, the typhoons are the very intense and powerful meteorological phenomenon formed in big bodies of water such as ocean and seas. And it has different effects on the community. Iba-iba yan, lalo na yung kung saan yung tatama yung bagyo. Kung minimal lang yung ating ulan na mararamdaman, hindi siya ganun ka-grabe or yung effects niya hindi ganun ka-kakita. Pero once na yung community na yun, ay yun talaga yung tinamaan, yan, medyo tingnan natin what will happen or what is the effect of the typhoon on that specific place na yun. So, meron tayong primary effects ng typhoon. Ito lagi yung pwedeng mangyari sa atin, lalo na kapag tinamaan talaga tayo ng o yung lugar natin ay tinamaan ng. So, these are the primary effects of the typhoon. So, andyan yung high or intense winds, torrential rains, and storm surge. So, tingnan natin, ano ba itong mga primary effects nito? So, when we say the primary effects or the intense winds, yung mga ito, ay ito yung effect niya. Can uproot trees, damages or damage properties, and destroy electrical wires. Ayan, very familiar tayo dyan na matatanggalan tayo ng puno, mabubunutan ng puno, and it can damage properties. Kahit sobrang liit lang yan na damage, still it's a damage. And ito, madalas din nangyayari, lalo na kapag talagang tatamaan yung lugar ninyo, wala tayong kuryente na nangyayari. Tama, napuputulan kasi natatamaan siya ng nababagsakan siya ng puno or kaya naputol siya kasi nga dala ng hangin, kasi nga very intense yung winds natin, di ba? So, winds can also cause big waves along the shores. And kanina, last week, ay yung last lesson ko na tinuro sa inyo ay yung storm surge na unusual siya nangyayari. And isa sa mga nangyayari or isa sa mga cause nito ay yung intense winds natin. Okay? So, primary effects, number one is the intense winds. Next is the torrential rains. When we say torrential rains, ay tuloy-tuloy na pag-ulan. Diba? Yun yung talaga nakikita natin na parang walang tigil yung ulan. And torrential rains can cause flooding and landslide in various areas. So with the torrential rains or tuloy-tuloy na pag-ulan students ay nakakapag-cause ng unang-una ay baha and landslide sa mga kabundukan at also lulubog na ang ating mga bahay if ever na tuloy-tuloy siya. So, during a typhoon, rains can be torrential or palakas siya ng palakas and intermittent, discontinuous. Minsan hindi mo alam, uulan, minsan hindi, minsan malakas. Di ba parang may mga ganun na instances na, okay, maulan ngayon, ay mamaya wala na naman. So, yun yung mga particular na primary effects talaga na ma-observe natin or makikita natin yung effects ng
ng ulan or ng typhoon sa atin. So ayan, kung makikita nyo dun sa ating images ngayon, medyo lubog na, di ba? Lagpasan ng poste or yung bahay, palubog na hanggang na. So yan yung mga primary effects na nangyayari sa atin. Bukod dun sa napuputulan ng mga puno or nawawalan ng kuryente. And ito yung sinasabi ko kanina, kapag kayo naman ay malapit sa mga dagat, storm surge will happen. It is the sudden increase in the sea level during a typhoon. And it can cause by intense winds and the spiral movement in the eye of the typhoon. So, depende talaga kung nasaan yung eye of the typhoon natin. Kung nasa dagat, medyo delikado ang nasa part ng dagat. At kung nasa bundok, medyo delikado ng part ng natin. So, walang masyadong safe na place as long as you are ready and prepared dun sa mga ganitong kaganapan, kayang-kaya naman siyang lusutan. So, storm surge is the one of the primary effects, lalong-lalo na kapag kayo ay malapit sa dagat. So, kung kanina meron tayong mga primary effects, which is the commonly na na-observe natin or common effects na nakikita natin, ito naman yung mga secondary effects of the community or the typhoon. Pwede tayo sa social, economic, and environmental. So, tayo para malaman natin ano ba yung mga pwedeng or possible na mangyari ng mga secondary effects kapag may bagyo. So, social effects ito. Community can be displaced due to evacuation and loss of homes and properties. Affected families can be traumatized, especially the children. So, dito students, kung mapapansin ninyo, diba, kapag medyo dun sa specific na place na yon, lagi silang may evacuation center. Which is, dun dinadala yung mga tao na nasalanta talaga ng bagyo. Or, nawala ng bahay or properties. So, social effects yun, students. Tapos, matutroma sila kasi ganun na kalakas yung ulan. Yung bahay nila, ano na ba nangyayari? Hindi na nila alam ano pa yung iniisip nila. And especially sa mga bata, dahil musmus pa lang, hindi pa nila alam yung pwedeng mga possible na mangyari. Kaya natutraumatize sila. Okay? So, yun yung mga social effects natin. Kahit tayo, students, na siguro ako nakaranas na ako ng bagyo, na ayoko na maulit yung parang half of my body, talagang para ako nasa swimming pool, naglalakad lang, ganyan. Parang unusual sa nangyayari. Kaya parang ang feeling, hindi na siya dapat maulit. Parang ganyan. Okay, so yun yung social effects ng, or yung secondary effect ay isa sa mga social. Next natin na secondary effects is yung economics. So, properties can be destroyed, including important economic infrastructure such as roads and ports. So, as you can see on that image, nasira na yung daan. So, kapag nasira students yung daan, syempre wala na tayong mga, hindi na tayo makakapag-port ng mga paninda natin sa mga kung saan man tayo nagde-deliver. Kaya, business can be affected also, which can lead to unemployed and loss of profit. So, kapag ganun, wala nang kita, and at the same time, kung malulugi na, pwede pang or possible pa na mawalan tayo ng trabaho. Kasi nga, hindi na ganun kaganda yung effect sa economics natin. Kasi hindi na tayo nakakapag-transport ng ating mga kalakal or ng anything na pwede nating medyo mahirap na yung transportation kasi yung mga roads or mga ports ay hindi na naayos or matagal maayos. So, yun yung economic effects natin. Pero kung siguro kung mas malapit lang pwede, pero kapag ganyan kasi, lalo pag province si di-deliver nila sa Manila, medyo alanganin, parang ganun. Hindi natin alam, parang makikipagsapalaran ka ba kung tutuloy mo ba to or hindi na. So, another economic effects, syempre, kung meron tayong by land, meron din naman tayong by sea. So, are also agricultural areas such as farm can be destroyed. Price of commodities and products may increase. Yan. So, kapag sa dagat naman, usually, kapag may typhoon tayo, maraming namamatay na isda.
And yung patay na isda, hindi naman natin siya pwedeng ibenta kasi baka may something na or may lason na yan. So, economic effects pa din siya. Hindi na maganda yung ano natin, economics natin pagka ganun. And also, yung price of commodities and products may increase. Kasi kukunti lang yung pwede magbenta. And mapapamahal. Kawawa rin yung tao na bibili. So, economic effects pa din yun. Ito naman sa environmental effects, flooding can happen in some area, especially in low-lying places. Lalo yung mga bababa, di ba? Parang pag may baha, alam mo na, ah, okay, mababa yung lupa dyan. Ganon. Or mudslides and landslides can happen particularly in mountainous areas. And hindi rin ligtas sa mga bundok. Pwede rin magka-landslide or mudslides yung lugar na yon, lalo sa mga mountainous areas. Kasi lalambot yung ating mga, kapag may ulan, syempre lalambot yung ating mga lupa. So, hindi natin inaasahan na pwede magkaroon ng mudslides or landslides dyan. Okay, so yun yung sa environmental effects. Another environmental effects ay sensitive ecosystems such as coral reefs and estuaries can be affected by the typhoon. So, hindi lang tayo ang naapektuhan, pati ang ilalim ng dagat pwede rin maapektuhan. Pwede silang masira, ma-uproot. Ayan, trees in the forest can be uprooted. Animals, both terrestrial and aquatic, can be killed. So, dahil sa sobrang waste, hindi na kinakaya ng ating mga coral reefs or something estuaries just na dyan sa ibaba, ay pwede rin mawala or mamatay sila. Okay, so for the summary, the primary effects of tropical cyclone include high intense winds, torrential rains, and storm surges. And for the secondary effects of the tropical cyclones can be classified as social, economic, or environmental effects. So these are my summary, and I hope pwede niyong balikan yung mga primary effects and secondary effects dun sa mga i-rewind niyo lang. So again, thank you for attending, and I hope to see you on my next video lesson. Thank you, students, and happy learning, students.